Hello, 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 and welcome na naman ulit guys. Ang pag-uusapan nga natin ngayon is yung bagong jutsu ni Boruto sa episode 168 ng Boruto Next Generations. Eh kung hindi nyo pa nga nakita guys, ay inalagay ko na yung link ng episode 168 sa ibaba. Or i-visit nyo na din at i-follow yung official Facebook page natin. Hindi pa naayos masyado yung page at bago lang ito. Kaya wala pang anong upload. Pero mag-a-upload ako doon ng latest Boruto episodes guys. And by the way, recap muna natin yung mga nangyari sa last episodes. Sa episode 166 nga, ay nakaharap nila itong si Dipa at Victor na isang inner ng Kara. Yung katawan nga nitong ni Dipa ay modified ng ninja tools na gawa ni Amado. Gayun din si Victor. Yung talagang pakay nga nitong ni Dipa at Victor is yung Hashirama cells. Makikita natin sa episode na ito na nilabanan ni Mogino at Konohamaru itong si Victor. At nilabanan naman ni Boruto, Sarada at Mitsuki si Dipa. Walang nagawa itong si Konohamaru at Mogino kay Victor. Dalawang Jonin na yan guys ha. Talagang napakalakas kasi nitong si Victor. Iba kasi yung nagagawa ng scientific ninja tools. Nawala naman ng malay itong si Boruto at Sarada during laban nila kay Dipa. At talagang malakas nga itong si Dipa guys. Napilitan nga si Mitsuki na gamitin yung Sage Mode niya. Even nga sa Sage Mode ay hindi natablan si Dipa. Even ginamitan na siya ni Mitsuki ng malakas na Sage Art Jutsu. Kung hindi ginamit ni Mitsuki yung Sage Mode niya, ay malamang nasawi na silang tatlo doon sa laban. Sa episode 167 naman, ay sakto lang na bumagsak si na Mitsuki sa klinik ni Yubina. Dahil nga yung Sage Mode niya ay nagdedrain ng malaking chakra. Isa din sa dahilan ay isa lamang clone itong si Mitsuki at hindi pa kaya i-handle ng katawan niya ang Sage Power. Dahil nga sa paggamit niya ng Sage Mode ay malubha yung kalagayan niya. Dinala siya ni Konohamaru kay Orochimaru. Nag-alala nga itong si Orochimaru guys kay Mitsuki. Isa sa rason ay parang anak niya na ito at isa si Mitsuki sa almost perfect niya na experiment. Talaga naman kasing in the future, magiging malakas pa itong si Mitsuki. And pag-usapan na natin ang episode 168 guys. Nung gumaling na nga itong si Boruto at Sarada, ay nag-training agad sila. Si Sarada ay nag-train under kay Sasuke na ama niya. Gusto niya kasi isanay pa yung kanyang Sharingan. Sasanayin siya ng ama niyang si Sasuke para ma-master niya yung One Tomoe Sharingan sa full power nito. Suggest ko lang guys na panoorin nyo yung full episode nito sa ating official Facebook page at i-follow nyo na din. Anyway, pinilit naman ni Boruto si Kakashi para i-train siya ng bagong jutsu. Yung gusto nga sana ni Boruto na jutsu is yung Giant Rasengan or Odama Rasengan. Pero imposible ito sabi ni Kakashi. Dahil para magawa ang Giant Rasengan ay kailangan niya ng kapangyarihan tulad ng sa Kyuubi. Kasi kung babalikan natin guys, ang unang gamit ni Naruto ng Odama Rasengan ay kailangan niya ng chakra or ma-under sa influence ng Kyuubi. Plus, malaki kasi yung chakra reserve ni Naruto nung una pa lang kumpara kay Boruto. Yung chakra kasi ni Boruto ay normal lang. Nagagawa nga ni Boruto ang Rasengan. Pero yung destructive power nito is mahina talaga kumpara sa destructive power na kaya gawin ni Naruto nung kabataan niya. Kailangan daw talaga na mas maging malakas pa sila, sabi ni Boruto. Dahil hindi niya na daw ulit hahayaan yung nangyari kay Mitsuki during laban nila kay Dipa. Bago nga magsimula yung training niya, ay tinuro muna sa kanya ni Kakashi yung basic, ang change in chakra nature. Yung vanishing Rasengan nga ni Boruto guys, ay change in chakra nature ng lightning release at Rasengan, kaya nagva-vanish ito. Walang kamalay-malay si Boruto na change in chakra nature pala yun. Sinabi niya kay Kakashi na ang affinity niya talaga is yung wind release. Kung mapapansin nyo guys, palaging ginagamit ni Boruto sa laban yung wind release gale palm niya. And nag-start na nga yung training ni Boruto.
at nag-o-observe lang itong si Kakashi. Nagka-idea nga si Boruto kung paano niya magagawa ang change in chakra nature sa wind release at Rasengan nang bigyan siya ng tip ni Kakashi. Parang logic yung binigay sa kanya ni Kakashi, guys, at kusa lang nalaman ni Boruto yung sikreto. At dito nga, guys, ay nagawa niya na ang bago niyang jutsu na tinawag niyang Wind Release Rasengan. Ang jutsu na ito, guys, is parang Rasen Shuriken, pero iba yung kulay at destructive effect. And habang nakita ko nga itong bagong jutsu ni Boruto, ay bring back memories sa Ninja Saga. Kung naglalaro man kayo ng Ninja Saga, guys, ay nostalgic talaga. Ang wind style jutsu sa Ninja Saga ay parang katulad ng kay Boruto. Ang bagong jutsu ni Boruto ay hindi hugis shuriken, kundi parang kulay green na Rasengan na merong umiikot na wind aura. Parang planet Saturn lang, guys. At sa appearance nga nitong wind release Rasengan ay kaya humati nito ng solid objects. Dahil nga bago niya palang ito natutunan, eh hindi pa ito kalakasan. Sa murang edad nga nitong ni Boruto, ay natuto na siya ng mga jutsu na kakaiba. At guys, meron siyang 3 nature type. Ang wind release, ang water release, at lightning release. Maraming nagsasabi na sa ninja 2 lang daw yung water release. Pero tignan nyo sa Boruto manga, guys, ginamit niya ang water style surging sea doon. Napasabi nga si Kakashi na na-inherit ni Boruto yung pagiging genius ni 4th Hokage Minato at pagiging unpredictable ni Naruto. Malaking dagdag ito sa jutsu arsenal ni Boruto at nagiging unique shinobi siya dahil sa mga jutsu niya tulad ng Vanishing Rasengan at ang bago niyang Wind Style Rasengan. Hope ko na sana magawa niya din, if possible, ang Water Style Rasengan. Or sana matutunan niya ang Purple Lightning. Dahil isa din sa nature niya ang lightning release. So hanggang dito lang ang episode review natin, guys. So far, napakaganda ng Boruto series ngayon. At papalapit na yung kwento dito sa Boruto manga. Kaya guys, sana nga ay i-follow nyo yung official Facebook page natin para sa latest release ng Boruto episodes. Ia-upload ko ito from episode 1 hanggang sa latest episodes. Kaya nga lang, guys, English sub lang ito. Kaya pagpasensya nyo na. Kung nagustuhan nyo naman ang video ito ay i-like nyo na, guys. At pakisubscribe na din as a support para sa ating channel. And shoutout na din pala kay 3 Star Crescent Moon, Vince Andre Ancheta, Funny User, Loading Gamer YT, Peter Andre Manalo, MJ Garnis Carcamo, Jan Bea, Paul Amo, Rui Bautista, Red Tiger 2.0, Master Gamer 123, Sugetsu Shizuma, Edmund Osana, Gilbert Bautista, Jairus Manundo, Yolanda Islera, Angelo Garan, Lawrence Pacumba, Juan Miguel Paredes, Anime Lover, Axel Offen Gaming, Shin Plays, Bubuyog PH, Daniel Tolentino, Jan Peter Malones, Jumenya Gaming, Jan Latrell Banas, Kiyo Taka, Fruit Salad, Ram Machu Channel, James Carl Surara, Gabriel Sebastian Rodriguez 5, and Nino Rabasto. Maraming salamat sa supporta nyo, guys. Keep safe and God bless sa inyo. Abang lang sa mga next videos natin. I love you. Peace out.